Upang ligtas sa maisagawa ang trabaho ng earthwork, mag-ingat sa mga sumusunod na punto sa bawat trabaho. Pagsusuri sa site ng trabaho bago simulan ang trabaho. Suriin ang tungkol sa pagkakaroon ng mga maluluwag na bato, nahuhulog na bato at bitak, pagbabago sa kalagayan ng nilalaman ng tubig at bukal na tubig. Suriin din ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay na nakabaon tulad ng tubo ng gas, kable ng kuryente at iba pa. Tanggalin ang mga maliliit na mga bagay na maaaring mahulog at maglagay ng mga retaining wall at shoring. Nililimas sa mga tubig ulan at tubig sa lupa sa lugar ng trabaho na nagiging sanhi ng pagguho. Huwag maghukay na makakapinsala. Bawal magtrabaho malapit sa makinang walang tagagabay. Tiyaking magtalaga ng gagabay kung nagtatrabaho sa malapit sa makina. Bawal magtrabaho gamit ang makina kapag walang tagagabay. Tiyaking may gagabay kung nagtatrabaho gamit ang mga makina. Iwasan ang pagpasok sa mga blind spot ng makinari ng konstruksyon. Heto ang tanong. Mayroong puntong hindi ligtas sa kasuotan ng trabahador na nakikita rito. Ano kaya ito? Bawal maglagay ng tuwalya sa leeg. Huwag ilagay sa leeg o baywang ang bagay na maaaring mapulupot tulad ng tuwalya, kundi pumili ng kasuotan sa oras ng trabaho na hindi mapupulupot. Bawal maglagay ng mabibigat na bagay sa itaas ng slope dahil maaaring gumuho. Paglagay ng mga barikada sa itaas ng slope at gilid para maiwasan ang pagkahulog. Kapag nagtatrabaho sa slope, gumamit ng personal na sistema ng pang-iwas ng pagkakahulog o harness na pang-iwas ng pagkakahulog. Lumayo sa mga lugar na may posibilidad na lumbog o pagguho ng lupa. Kung makakarinig kayo ng mga hindi normal na ingay mula sa bomba o piping, i-report ito sa isang pinuno ng operasyon nang hindi nilalapitan ang mga ito. Ingatang hindi maipit sa paligid ng umiikot na makina tulad ng mga agitator. Kapag naglalakad sa mga pampatibay na bakal, mag-ingat na hindi mapatid, madapa o maipit ang mga kasuotan. Mag-ingat sa pagkakahulog mula sa andamyo ng pagbuhos ng konkreto. Sa mga lugar na may taas na 2 meters o higit pa, gumamit ng personal na sistema ng pang-iwas ng pagkakahulog o harness na pang-iwas ng pagkakahulog. Upang hindi tumilamsik, dumikit sa balat o pumasok sa mata ang ready-mix na konkreto at iba pa, magsuot ng aparatong pamprotekta tulad ng goggles, guantes at iba pa. Kapag gumagamit ng vibrator ng konkreto at iba pa, kumuha ng inirekomendang edukasyon. Kung gagawa ng trabahong nakikita rito, kailangan ng pinuno sa operasyon na mayroong nakatakdang lisensya. Upang magawa ang trabaho, pagmamaneho at pagpapaandar na nakikita rito, kakailanganin ang pagkuha ng kurso o edukasyong nakatakda sa mga batas sa kaligtasan at kasalusugan.